Rock of My Salvation radio program. And my name is Josh. And hi, I'm Justin. I'm Elaine. And I'm Jam. And kami po ang makakasama niyo tonight. And napakaganda ng topic tonight kasi pag-uusapan natin itong part 2 ng message ni Pastora Emerita entitled God, Where Am I Going? Tonight kasi isa-share sa atin ni Pastor yung mga reasons kung bakit inaallow ng Lord, bakit niya inaallow yung trials, bakit niya inaallow yung testings sa life nating lahat. And I'm sure at one point in our lives, nagtanong na tayo ng God, why? Kaya if you feel tired and weary tonight, this message will surely strengthen you. Here's Pastora Emerita with her message, God, Where Am I Going? Part 2. Kapag may gagawing malaki ang Diyos sa inyo, gagawin niya muna kayong uncomfortable, disturbed, restless. O yan ha, kung restless kayo ngayon, at least nakakabigay ng pag-asa ito. O, kasi may gagawin pong malaki sa inyo ang Lord. Again, sinasabi ko po ito kasi naranasan ko ito. Kung hindi ko naranasan itong napaka-uncomfortable na buhay, napakasakit, napakalungkot, wala akong magawa. Kung hindi ko naranasan yon, again, wala po ako rito. Wala tayong feeding. Sa buong Pilipinas, walang JFM, walang Joseph Feeding Mission, walang mga documentaries na lahat ay bestsellers. Anim po yan. At marami pa pong iba. Praise God. So alam na alam ko itong sinasabi ko po. Hindi ako magtuturo sa inyo nang hindi ko po naranasan. So again, kapag may gagawing malaki ang Diyos sa inyo, gagawin niya muna kayong sobrang uncomfortable. Kasi gusto po niya kayong maging alive. Mayroon siyang gustong gawing malaki sa buhay po ninyo. Tandaan po ninyo ito. Ano man ang hindi ginagamit o kumikilos ay masisira at mamamatay. Alam niyo po, itong kamay natin, kapag hindi natin ginamit kahit 6 months, kamay. Kahit malakas yan. Huwag mong gamitin 6 months. Alam niyo po, kahit isang ganitong tubig, baso ng tubig, hindi natin mabubuhat. Yung bahay na hindi ginagamit, sasakyang hindi ginagamit, kakalawangin, masisira. Any appliances na hindi ginagamit, masisira. Tama po ba? Kaya yung mga may sakit na nakaratay at hindi na nakakalakad, yung mga legs talaga pumapayat ng pumapayat, nawawala ang mga muscles. Tama po ba? Ano mang hindi ginagamit o hindi kumikilos, masisira po, mamamatay. And this is the law of use. Malaking tulong po yan sa inyo, yung law of use. Katatandaan niyo, ano ba yung hindi ginagamit dito sa bahay? Ano ba yung meron ako na hindi ko pinapakinabangan o hindi ko ginagamit para pakinabangan namin at ng iba? Mag-iisip po talaga kayo. Kaya kapag kayo po ay parang nakaupo lang sa isang malaki at komportabling chair, kumakain ng chips, relaxed, sleepy, just watching yung television, well, alam niyo po, isa-shake kayo tulad ng waves sa dagat kung saan hindi po ninyo alam kung ano ang inyong gagawin. Totoo po yun. Pag ang feeling nyo nasa gitna kayo ng dagat at matindi yung shaking, matindi yung alon, to, imagine niyo lang po yung tsunami na nangyari doon sa Japan noon. Kung nasa gitna ka noon, hindi mo alam ang gagawin mo. Isipin mo, kayo ba ay lulubog o lalanghoy? Mabubuhay ba kayo o mamamatay? Now, pag nagkakaganito na po ang sitwasyon natin sa buhay, makukuha na ng Panginoon ang attention ninyo. Ang full attention ninyo. Yung pag-iisip po ninyo nasa high alert level. Yung iba magtatanong, where am I going, Lord? Saan ako patungo, Lord?
At sasabihin mo, Lord, seriously, why? Bakit mo inaallow itong bagay na ito sa buhay ko? Ito po, mayroon po ako sishare sa inyo. Medyo shocking po ito. Pero nung sinyer ko to sa aking daughter na si Janice, sabi niya, Mami, ang ganda niyan. Talaga? Sabi ko, nagandahan ka. Okay. Ang sabi ng isang preacher, again, medyo shocking pero may point siya. Ito daw yung reason sa tinatanong natin. Pagka nandun tayo sa lugar na parang in danger tayo, wala tayong makapitan, sabihin mo, Lord, why? Lord, why? Ito po yung sabi niya. Because God is not interested in your happiness. He's not interested in your happiness. He is interested in your development. Yung character development. Dito siya interesado or else humanap po kayo ng tao na hindi dinidisturb o inaallow i-disturb ng Panginoon. Patuloy na disturbance. Hihinga ka ngayon, mamaya meron na naman. Hihinga ka ngayon, mamaya, tomorrow, meron na naman. Sino po ang kilala niyo, mayaman, matalino? Ay, minasa kanyang lahat. Sino po kilala niyo hindi nadidisturb? Meron po ba dito sa mundong ito? Ako wala. Wala akong alam. Kahit sumusunod sa Panginoon, madidisturb. Kahit mahal ang Lord, madidisturb. So, inalaw ng Panginoon. Why? Bakit kina-allow ma-disturb kayo? Maging uncomfortable kayo sa life ninyo kahit marami kayong pera. Kahit successful kayo. Kahit influential kayo. Darating ang panahon. And sometimes nga, hindi pa mahaba yung relaxation. Andiyan na naman. Tama po ba? O minsan naman, sabay-sabay. Na para ka talagang nalulunod sa gitna ng dagat at walang makasalo sa'yo. O makasagip sa'yo. Totoo po ba itong sinasabi ko o hindi? Simple. Ang gusto pala talaga ng Panginoon ay yung character natin ma-develop. Okay? Kapag all is well and good, nagiging complacent po tayo. Up to the point na wala tayong appetite. Magbasa ng salita. Wala tayong appetite na maghanap ng salita. Right? Totoo po ba? Pag tayo enjoy na enjoy sa life natin at komportable tayo, naghahanap po ba tayo ng salita? Attracted po ba tayo sa mga events sa church? No. Bigyan mo ang tao ng lahat ng gusto niya, makakalimutan niya talaga ang Diyos. Ito one tip. Ayan, masakit-sakit ito, pero ito natuklasan ko eh. Kasi ako, ina-apply ko rin sa sarili ko to eh. Marami pa akong gusto sa buhay. Marami akong hinihingi sa Panginoon. And sometimes, nade-desperado ako na, Lord, bakit? Ang ganda naman ng gusto kong gawin. Bakit wala pa? Wala pang provision. Why, Lord? Alam niyo, sinasabi ko sa sarili ko, pag naiinip na ako, mayroon pang kulang sa'yo. Hanapin mo. Kasi may gustong i-build na character ang Diyos sa iyo para pakinabangan ng iba yung character na yon. Praise God. So walang appetite sa word. You could be serving the Lord at makikita sa inyo ang sipag-sipag ninyo pag nasa loob ng church. Pero hindi naman kayo nag-worship. Hindi kayo nag-re-read ng word. Hindi kayo nag-evangelize. Tama? Pero pag sinabi ng Lord, oh, eto kaya disturb na disturb ka, kaya ka nawawalan, kasi hindi ka nagbabasa ng salita, hindi ka nag-worship, hindi ka nag-win ng souls para sa kingdom ko, oh, mapipilitan ka ngayon. Lalo na pag gipit ka na, at yun ang hinarap na salita ng Panginoon sa'yo, sabihin ng Lord, lapit ka sa akin. Or else, yung grasya ko hindi lalapit sa'yo. Which is true. Can you imagine? God is God. Nasa Kanya lahat. Lahat ng imposibleng bagay na kailangan natin, nasa Kanya. Kung nasa Kanya, palagay mo na parang nandun ang Diyos. Nandun sa parang kinatatayuan ni Brother Alvin.
Sa Kanya yung pagpapala natin. Makukuha ba natin yun kung hindi tayo lalapit sa Panginoon? Right? Hinuhuli lamang ng Panginoon yung attention po natin para tayo ay magkaroon ng appetite sa Kanya. Sa Kanyang salita, sa Kanyang gawain, at sa lahat ng gusto Niya. Tama po ba? May katwiran po ba ang Panginoon na pagka relax tayo, nawawalan tayo ng gana sa Kanya? Pero kapag you are in trouble, unstable, nasa gitna ng mga nagngangalit na alon sa dagat ng buhay, at wala po kayong matanaw na lupa, at desperado kayong nag-iisip, wondering what to do, which direction to take, and where to find help, bigla po ninyong hinahanap, tinatawag ang Panginoon. At napapaisip kayo sa kasalanan ninyong nagawa. Right? Ano kayang pagkakamali kong nagawa? O kung obvious naman yung ginagawa niyong kasalanan at ginagawa na ninyo yan, for how many years hindi na kayo mag-iisip, sasabihin niyo, kasi ayaw ko pang tumalikod sa kasalanan ko. Sabi nga po eh, ang lahat ng bagay sa mundo, mayroong culmination period. Huwag nating isipin, nakatayo pa tayo, tayo ay nagkakasala, pinaglalaruan natin ng kasalanan, ay okay na okay pa tayo. Kilala ko po ang Lord. Pasensyoso po siya. Matagal siyang nag-aantay. Pero one thing for sure, mayroong kahihinatnan yan, yung pagsuway natin sa Panginoon. Meron. Natuklasan ko na lahat dito sa mundo na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon at hindi natin ito iningatan, of course kasama na yung katawan natin dito, pag hindi natin ito iningatan, meron po itong, ano ba yung culmination? May kakahinatnan po yan. May dulo po yan. To? Lahat itong makikita natin dun sa dulo ng buhay natin, paglalakad natin, habang tumatanda tayo, makikita natin yung ginawa natin ng mga nakaraang taon, nakaraang araw, nandun. Makikita po ninyo. At kapag kayo tumatanda na, sasabihin ko po sa inyo, just like me, nanghihinayang po ako. Na nung bata ako, teenager ako, ay hindi ako naturuan ng magulang ko ng ganitong klaseng naririnig po ninyo. To? Wish ko lang meron at ako'y nag-aral, at least meron akong option kung anong gagawin ko o hindi. Mapalad yung mga kabataang naririto. Sabihin ko sa inyo, huwag na kayong maglaro-laro sa mundo. Pumili kayo ng matatag, mahalin ninyo yung sarili nyo para sa Panginoon. Okay? Wish ko lang, bata pa akong katulad ninyo. Kasi ganun pala yung tumatanda. Ang dami kong nadidiscover. Ha? Ganito pala. Kailangan pa akong alalayan dito. Ang liit-liit naman nung ano. Well, ganyan po talaga. Kaya kung ako kayo, habang bata pa kayo, okay? Lahat ng pwede niyong matutunan sa Panginoon. I said, sa Panginoon, ha? Number one yon. Pag-aralan nyo kagad ng pag-aralan, i-apply nyo kagad ng i-apply, no delay. At makikita nyo rin, yung bunga ninyo, time will come, sasabihin niyo pag ganito na kayong age, kasi ako, masaya po ako, tumatanda ako, may iiwanan akong magpapatuloy. Nakuha nyo po, nagmumultiply. Sobra akong nagkagalak na dahil hindi ako nagpatumpik-tumpik sa pagsunod sa Panginoon, anything na marinig ko, huwag ka magsinungaling. Ayoko magsinungaling, hindi ako nagsisinungaling. Pakainin ang mahirap, pinapakain ko kagad. Okay? Huwag ka mandaraya. Ay, hindi talaga ako mandaraya kahit sa bata. I mean, simple obedience na ginawa ko. Pag narinig ko gusto ng Panginoon, action kagad ako. Hindi ko alam na yung obedience na maliliit na ganon, magiging buhay mo na yon. Masasanay ka sa hindi pagsisinungaling,
Masasanay ka sa pag-ibig sa kapwa mo. Masasanay ka sa pagsunod sa lahat ng gusto ng Panginoon. Pag sinabi niya, you worship me every day. Spend time with me. Abay, gagawin ko yan. Paglalaban ko yan. It's good. Hindi po ako nag-stop kahit bumabagyo ang buhay ko. Sa buhay ko, lahat na yata ng klaseng bagyo, lahat na yata naranasan ko po. Pero hindi po ako huminto sa pag-worship sa buhay na Diyos na sinasamba o sinasamba natin sa lugar na ito. You know, there is a pattern na dapat sinusundan natin, walang patid yung pagkilos na yan sa pagsunod sa Panginoon. At pagdating ninyo ng 60, 64, yung mga anak ninyo, sasabihin nyo, thank you, Lord. Salamat. Pinasunod mo ako. Grabe, yung dinaanan ko, Panginoon. Hindi ko ina-expect mabubuhay pa ako sa titindi ng pain, ng pasakit, ng hirap, ng lungkot. Lahat. Salamat po, Panginoon, na binigyan mo pa rin ako ng salitang papuri sa iyo, Panginoon, kung kahit dun sa lugar na ang tingin ko po, nandun ako sa ilaliman ng hell. I still say, praise you, Lord! You know why? Kaya ako nagpapasalamat sa iyo kasi kahit nagdadaan ako dito, sa akin, tagumpay na yung sabihin ko pa rin sa iyo, praise you, Lord! I mean, to me, that's already victory. When you can say, thank you, Lord, kung nandun ka sa loob, sa ilalim, sa pinakamalalim na dako ng hell, hindi ko kayang sabihin sa inyo po. Lahat-lahat. Pero I know it's recorded in God's heart. Yun po yung hinihingi ng Panginoon sa atin sapagkat gusto niyang baguhin ang buhay natin. Nalulungkot po ang Panginoon na hindi nagbabago ang buhay ng lahat ng mga taong tinubos niya ng kanyang dugo. Masakit po sa Panginoon yan. Continuous obedience, walang sawang obedience, walang sawang pagkalkal, pagdig, ano pa yung gusto ng Lord? Ano pa yung gusto ng Lord? Ano pa yung gusto ng Lord? Hanap kayo ng hanap ng salita ng Panginoon kasi hinahanap nyo lahat ang gusto ng Panginoon upang masunod nyo ito. Sapagkat ito ang tunay na nagmamahal sa Panginoon. Hinahanap niya yung salita niya. Hinahanap ng taong nagmamahal sa Panginoon yung gusto ng mahal niyang Panginoon. Ang tunay na nagmamahal, hinahanap niya yung gusto ng mahal niya. Tama po ba? Hindi siya nabubuhay sa sarili niya. Willing siya to sacrifice. Tama po ba? No, patunayan po natin sa Panginoon, mahal natin ang Panginoon, hindi lang tayo pera ng pera hinahanap natin. If you don't have time with God, sasabihin ko po sa inyo, baliwala po yung pera natin sa Panginoon. Yung pinaka-valuable, precious gift or offering that we could lay to sa altar ng God is our time. And that was Pastora Imelda with her message, God, Where Am I Going? Part 2. And napakaganda ng message tonight and gusto kong patotohanan yung sinabi ni Pastor kanina. Kasi po, para po sa mga na-miss yung part kanina, may sinabi si Pastor na God is not interested in our happiness. God is actually interested dun sa improvement ng ating character. And isang patotoo po dito is itong radio program na naririnig nyo tonight. Kasi more than 10 years ago, out of yung trials and testing, yung period sa ministry natin where yung leaders, they were asking God, why? San mo kami nililid, Lord? Pinanganap po itong radio program. And after so many years of walang patumpik-tumpik na pagsunod sa Lord, pag-answer ng call ng Lord, kahit hindi natin naiintindihan yung pwedeng trials and testing sa dumadating sa atin, and now, patotoo po kami, ako, si Justin, si Elaine, si Jam dito, na parang tumagos dun sa next generation yung tinanim ng leaders natin, nila Pastora Emerita, and nagpapatotoo ang Lord na totoo yun eh, pag nag-trust tayo sa Kanya, kapag sumunod tayo ng walang patumpik-tumpik, and pag lumabas tayo sa comfort zone natin, ililid niya talaga tayo kung sa isang place kung saan mai-improve yung character natin and magiging great yung destiny natin. Kaya super
Ganda. Thank you, Pastora, for that message. Now, Justin, was there ever a time na you asked God why? Or God, where am I going? I'd be lying if I say no because yes, I've asked then na parang why God? Pero hindi naman sa nag-a-ask ako na parang nagda-doubt ako sa moves niya. Kasi parang it's a fact naman na God moves in miraculous ways. Kahit sa Bible, minsan there would be times na parang may iaalaw or i-prevent si God. And parang minsan, ang sarap i-question, bakit? Bakit God? But then I remember yung story sa Exodus na merong part dun sa story na finri yung people, pero na-stuck sila sa gitna ng parang place na nasa harap nila yung Red Sea, yung na malaking sea. Tapos hinahabol sila ng Egyptians para patayin. I could just imagine yung stress ng mga tao na nandun right now. Lord, na, parang no? Oo, nagko-question na sila. God, papalabasin mo kami sa Egypt pero papatayin mo kami dito sa labas. So parang, bakit ganun? But si God, inalaw niya man yun. But in the end, there was something else na he had in mind na he did it so that yung mga people, they would see yung power niya na he could do something very miraculous and at the same time, he could kill yung mga enemies natin. Na ako din, kaya pag ako naaalala ko na parang pag kino-question ko bakit may inaalaw si God na ganito or may pinaprevent siya, na ito yung naaalala ko na story because I would ask myself the same thing and I would tell myself na si God, he's doing this because he wants me to see yung power niya na he could win over yung situation ko and yung mga enemies ko. And only he. Yeah, and no? Only him. Kasi sa kanya lang talaga parang yung glory kapag nagpatotoo siya, dineliver niya tayo dun sa place of why, Lord, where are we going? Kaya totoo yun. Now, Pao, could you share some practical ways on how we can apply yung message na narinig natin tonight? Yes, good evening, Josh. I believe there are around 3 practical ways we can apply the message tonight. Mm-hmm. A good start for us is instead of asking God why, we ask God for strength to help us get through our problems. Kasi it's all a matter of perspective, looking at things from the way God sees it. We don't ask God to eradicate our problems and to change our circumstances, but we ask Him to give us the strength to solve it. We ask Him to change us instead of our circumstances. And the second practical way of applying today's message is very simple, and I draw this from my favorite part sa message today. Nasabi ni Pastora, kahit yung sumusunod sa Lord, nadidisturb. Mm-hmm. When Pastora said that, I realized that the next time we feel disturbed by our circumstances, one thing we should keep in our minds and in our hearts is, you don't have to feel good to do good. Yes. You don't have to feel good to be good. We can do good even if we feel extremely disturbed by our situation. And the final practical thing we do is we admit to God, Lord, hindi ko talaga kaya. Kailangan talaga kita. Because the moment we show an act of humility before God, put our hands up and kneel down on Him, that's the moment God will work through us powerfully. Amen. Thank you, Pao. And sa lahat naman na nakikinig tonight, and kayo yung narinig yung sinasabi ni Elaine kanina na nagtatanong ka sa Lord na, Lord, bakit gusto mong ma-deliver? You feel hopeless. You feel lost in a place kung saan parang walang reason na binibigay si God kung bakit ka nandyan. We want you to follow this simple prayer because ang love ng Lord, it's omnipresent. Nasaan ka man sa buhay mo, God is there for you. Jesus died for your sins and He wants to save you kung nasan ka man yun. Kaya just close your eyes and follow this simple prayer. Just say, Lord Jesus, I admit that I am a sinner. I admit that I am lost without You. Lord Jesus, I believe that You can save me. I now accept You as my Lord, my Savior, and my Deliverer. Please change me, transform my life. This is my prayer. In Jesus' name, amen and amen. If for any queries and concerns, you can contact us. And for any prayer requests, you can contact us at our landline. That's 688-8742. Again, that's 688-8742. For Globe subscribers, you can text us at 0916-564-9897. And for Smart subscribers, you can text us at 0939-782-3001. And we'd love to hear po yung inyong mga testimonies of salvation, of healing. Kaya gusto nating sabihin na you are healed na in Jesus' name. Claim your deliverance, claim your breakthrough, all in the name of Jesus. And
kung na-miss nyo po yung tonight's message or you just want a fresh start every day, pwede po kayo mag-visit sa www.therockofmysalvation.org for our past radio messages, or you can also log on to onlybecauseofgrace.com para sa Daily Peace and Comfort podcast ni Pastora Emerita, kung saan po may 10 to 15 minute messages every day na free, downloadable po sa inyong mga mobile devices. And praise God, because we have overflowing testimonies ngayon sa JFM. Now, here's Jam para i-update tayo sa lahat ng happenings. Yes, hello. Good evening po sa inyo lahat. And kanina sa message ni Pastora, meron siyang nabanggit na law of use. And speaking of law of use, praise God kasi this week, God used us, or yung Joseph Feeding Mission, kasi meron po tayong yearly event sa Troms or sa church natin called SDR or Sex Dating Related. Para po dun sa mga hindi nakakaalam, ito po ay isang event or parang mini conference sa mga graduating students, high school students. Dito po yan sa Capitolio. And I think around 4 to 5 years na natin to ginagawa. And may mga kasama po tayong galing sa SDR dati na ngayon nagagamit na ng Lord. Isa dyan si Joseph. Hi, Joseph. And ngayon nagsaserve na siya sa Lord. And ang maganda po dyan, pati yung family niya, nadala niya na sa Lord. And meron pang isa, sabi nga, si Christopher, isa sa volunteers natin this year. Sabi nga niya, ate, nakakatuwa. Sabi niya, during SDR, sabi niya, ate, nakakatuwa kasi last year, student lang ako na nakikinig dyan. Ako yung nakaupo dyan. Ngayon, isa na ako dun sa mga volunteers. Yes. Parang nararamdaman niya. Team leader sila ngayon. Yes, team leader siya. Yan ang nakakatuwa. Nagagamit na rin siya. And na-recognize na yun. And ilan lang to po dun sa mga testimonies nung SDR event natin. And now, why am I sharing this? Kasi gusto ko pong i-congratulate lahat po ng supporters ng JFM. Kasi this year, actually, dun sa 4 years, 5 years na ginagawa natin to, nagsusponsor ang JFM sa SDR. And again, this year, nag-sponsor ulit tayo. God used JFM supporters para maka-feed tayo ng around 400 students sa SDR event natin. And wala pa po dyan yung 50 volunteers na pinakain din natin. At rice meal po ito, yung pinakain natin sa kanila. And malaking tulong po ito kasi whole day event to. And malaking bagay po talaga na may lamanan siya ng mga students at volunteers kasi mas mag-grasp nila or magwagawa nila yung tungkulin nila na mas maayos yung mga sinishare natin sa kanila. Kaya po gusto po namin na kung gusto nyo pong patuloy na magpagamit sa Lord, sabi nga yung law of use, gamitin yung buhay natin para sa gusto ng Lord, prepare your pens and papers kasi ito yung, here are some ways to give. Ito yung number one para po dun sa mga gustong mag-deposit sa bank. Pwede po kayong mag-deposit dyan sa ating BDO account. Ang account name po natin ay Joseph Feeding Mission Outreach Inc. Again, it's Joseph Feeding Mission Outreach Inc. Ang account number po natin ay 4020182461. Again, it's 4020182461. Pwede rin po kayo magbigay through money transfer services. Pwede nyo Western Union, LBC, M. Luwilier. Isend nyo lang po ito kay Gemma Ochoa. Ang address po ay number 4, San Roque Street, Capitolio, Pasig City, Philippines. Again, it's number 4, San Roque Street, Capitolio, Pasig City. Or, pwede rin po kayo through yung cellphones nyo, yung GCash, pwede nyo po isend ito sa 0927-157-1186. Again, it's 0927-157-1186. Lastly, para po kung nasa abroad kayo, yung mga nakikinig abroad or gusto nyo magbigay through credit card via PayPal, pwede po kayong magbigay. I-visit nyo lang po yung website natin para dun sa link sa PayPal. It's josephfeeding.org. And kung gusto nyo po makita yung mga pictures, updates natin, kung saan natin nilalagay or napupunta yung mga tinutulong nyo, i-visit nyo po yung website natin. And meron din po tayong Facebook account. I-type nyo lang po facebook.com/josephfeedingmission. Diyan niyo po makikita lahat ng photos, lahat ng priceless smiles. Yes. And always remember po, every prayer and every peso counts in building yung kingdom ng Lord. Kaya tulong-tulong po tayo, especially dito sa last days, kasi God is doing a great thing. He is reviving. And shortly lang, yung Hell is Real, kasi madami tayong first-timers kanina sa church na bunga ng Hell is Real film showing. Itong Hell is Real po, meron tayong 666 is Real, Heaven is Real, and The Real Signs of the Times, all produced by our church, documentaries po ito.
available at all leading bookstores nationwide. So again, josephfeeding.org, therockofmysalvation.org, and onlybecauseofgrace.com. And Justin? Yes, we'd like to greet a happy birthday to Abigail Karigma, who's celebrating her birthday today. And advance happy birthday to Cecil Virtudes, Ralph Lim, Mark Partolan, Rebecca Flores, Remy Boazon, Henry Karigma, and Virgel De La Rosa. And that's all the time that we have tonight. We hope po na mag-tune in kayo ulit next Sunday, 9 p.m. only here on DWIZ 882 kHz. This was the Rock of My Salvation radio program. My name is Josh, and nakasama niyo po si Justin, Alain, and si Jam. To God alone be all the glory. Have a good night, and God bless you. You are my rock. You are my refuge. A mighty fortress, strong and sure. You are my hope, my one redeemer, sovereign.